Diwata naglinis at namulot ng sa Manila Bay. Pero inulan ng batikos. Ayan, kung nag-volunteer tayo, maglinis ng kalikasan natin kasi ang daming basura ngayon dito sa Manila Bay. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Nakatawag pansin ang social media personality, Paresan owner, at fourth nominee ng vendors party list para sa kanyang paglilinis sa Manila Bay. Naging viral ang mga video ni Diwata, na ang tunay na pangalan ay Deo Balbuena, na namumulot ng basura sa baybayin, na nagpapakita ng kanyang inisyatiba na mangolekta ng mga basura at magtabi ng mga magagamit na bagay para ibenta. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng batikos mula sa mga netizens na naniniwalang sinusubukan niyang pagandahin ang kanyang public image bago ang 2025 midterm elections. Maraming komento mula sa mga gumagamit ng social media ang nagmumungkahi na dapat tumuon si Diwata sa paglilinis ng kanyang Paresan, isang food stall, bago gawin ang responsibilidad sa paglilinis ng Manila Bay. Kasama sa mga pagpuna ang tungkol sa mga disposable na bagay at plastic na guwantes na ginamit sa kanyang negosyo, na nagpapahiwatig ng pagkukunwari sa kanyang mga environmental efforts. Ilang netizens ang nagpahayag ng pagdududa tungkol sa kanyang intensyon, sinabi na ang kanyang biglaang pagtutok sa paglilinis ay isang diskarte lamang upang makakuha ng mga boto, na napansin na ang mga katulad na aksyon ay karaniwan sa mga kandidato sa panahon ng halalan. Itinuro ng isang user ang ironi sa timing ni Diwata, na nagsasabi na ang lugar ay matagal nang madumi, at kinwestiyon ang kanyang sinseridad sa pagnanais na linisin ito ngayon. Hinimok siya ng iba na iwanan ang kanyang mga ambisyon sa politika, at sa halip ay tumutok sa kanyang negosyo, na nagmumungkahi na ang pagbebenta ng Paresan ay magiging isang mas epektibong paraan upang matulungan ang komunidad. Ang kanyang inisyatiba sa paglilinis ay natabunan ng mga pagdududa tungkol sa kanyang mga motivation at ang timing ng kanyang mga pinaggagawa sa paparating na halalan. Diwata, umalis ka dyan, baka ikaw linisin namin, linisin mo muna Paresan mo bago ka makialam dyan. Pasensya na, kuhang-kuha mo kasi inis ko. Panahon na ng pangangampanya, kanya-kanyang palabas, natural lang iyan sa mga namumulitika, sanang alang lahat ng tatakbo maglinis ng estero, kalsada at iba pa bilang punla ng kanilang hangarin upang maging lingkod bayan, lumang tugtugin na yan. Baka gusto mo din mag-traffic o di kaya maging porter sa palengke o di kaya pasada ng tricycle ng libre. Kalokohan na! Tigilan mo na yan, naglinis ng Manila Bay pero yung Paresan niya di niya malinis, siya yung halimbawa sa taong nagkaroon ng pera yumabang at gusto pa magpasikat sa Senado. Kung nung una nga, ka pa masyadong sikat attitude ka na, ngayon pa na kung sakali manalo ka mas lalong magiging masama ang ugali. Vote wisely, wag naman sana puro pakitang tao.